or hindi ka makakarinig ng ibang ng masamang salita sa ibang tao kung hindi ka nagsalita na hindi rin maganda. Well, natupad na yung pinapangarap ni Ballpoint Man. Yung mapatulpo siya. Yun nga lang, hindi kay, ano, kay Raffy. Kay Idol Raffy Tulpo. Kundi kay Sir Ben. Doon magsumbong itong isang kinontent niya. Okay? Sa Bitag. Doon siya nagsumbong. Ang nakakatawa lang rito kasi, itong nagsumbong na to, parang ang nangyari, napagalitan pa siya. Hindi sumang-ayon yung gusto niyang mangyari. Okay? Gusto ko lang linawin na tayo po ay nagsishare ng ating mga opinion, suggestion, bashing, hate words, okay? Sa social media. Mapa Facebook, Instagram, YouTube, okay? At ito po ay ginagawa natin publicly. So, pag sinabing publicly, open po sa lahat yan, regardless na negative or positive comment o reaction ang bigay ng mga tao sa iyo. And, kada platform na ating pinupuntahan ay may kanya-kanya ring rules and regulation na pinapalo. Kung bakit ko po ito binabanggit? Dahil, ganun po yung nangyari dito kay ate. Nagdire-diretso siya kay Bitag, kay Sir Ben, without analyzing the situation first. Without understanding kung ano yung papasukin niya. Nagpadala siya sa sulsol ng mga kaibigan niya na malamang ngayon, kaaway niya na. Dahil sa imbis na sang-ayunan siya ni Ben, hindi yun ang nangyari. So, but bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si Citin06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon, kung meron kayong comments, suggestion, recommendation, observation, opinion, okay? My content is publicly. I'm displaying it publicly, so pwede po kayo mag-comment regardless kung anong comment yan. Okay? Kahit hindi maganda yan, but in a way na nag-express kayo na sa loobin nyo na maayos, sasagutin ko po yan. Okay? Ano kayo mag-alala, hindi ko kayo ipapatulpo. Okay? So, puntahan po natin itong audio. I-play ko lang yung audio nitong si Madam Alona. At i-compare natin doon sa kanyang ginawang post sa Facebook. Okay? Para malaman natin kung ano-ano ba yung naging sablay ni Madam. At kung bakit napagtawanan lamang siya ng karamihan ng mga sumusuporta kay Mix Molino at kay Ballpoint Man. So, Lords Ballpoint Man, eto na yung pangarap mo nangyari. Huwag mo lang intindihin kung rapi man yan, Ben. As long as tulpo yan. So, nangyari na yung gusto mong mayroon. So, puntahan po natin yung audio na yon na gusto kong i-share sa inyo. Pwede pong patanggal yung picture ko po dun sa YouTube channel niya po? Ano? Okay. Dito ha, nagtataka kay ate, dinisplay ni Ballpoint Man, yung picture niya dito sa YouTube niya, ginawang thumbnail. Pero, hindi niya naisip na yung profile picture ng kanyang Facebook is nanduroon din. Naka-display din yung kanyang picture. So, ano yung sense niya? Gusto niya lang ipatanggal sa YouTube channel ni Ballpoint, pero doon sa ibang social media account niya, okay lang na naka-display. So, yun ba yung point ni ate? Kasi, hindi ko naman binabash yung idol niya. Nag-comment lang po ako doon sa kabila. Sa kabilang... Okay. Ang sinasabi niya kabila, baka yung ano yun, yung
T-Bots. Okay? Siguro may mga rules siyang ganun, yung tinutukoy niya rito. Eh. Ang problema lang sa sinasabi niya is hindi niya binabash. Okay? But the way niya, okay, the way niya sinabi yung kanyang post is like this one. So ito. Isa tayong isa kang supporters, isa kang fans ng isang vlogger. Sasabihan mo ng we don't care, Mix Mulino. Okay? Care lang namin YouTube ni Cutie Mahal. So obviously, supporter siya ni Mahal. Okay? Ayaw niya kay Mix Mulino. So ano yung basa natin doon? Okay, maaaring sa iba, hindi yan bashing, but for those na talagang into deep, okay, yung talagang supporters ni Mix, they will consider this as bashing already. Okay? Walang definite explanation kung ano yung bashing sa isang tao. Kapag ikaw ay solid fans or avid fans ng isang iniidolo mo, kung yan is constructive criticism mong sinasabi sa kanila, ang dating pa rin nun is pangit. So, this one, pwede natin consider ito na bashing na yan, di ba? So, ang sinasabi ni ate, hindi niya naman daw binabash. Pero nagsasalita siya ng ganito. Group. Pero, hindi po kasali doon. And then, kinuha niya po yung naki-insert. Pinagkukuha yung message ko. Tapos, sabi niya po, manlulo ko yung idol niya. Sinabi ko daw po. Pero, wala po akong sinabing ganun. Okay. Kung makikita natin, okay, wala naman siyang sinabi nga. Wala naman siyang sinabi. But, I'm not sure kung mayroong sinabi din si Ballpoint na manloloko siya. Parang, ewan ko, hindi ko masyadong mag-gets, pero parang wala rin naman akong narinig eh. Ang another na pinipilit dito ni ate is, kinuha daw yung kanyang mga post. Ito. Itong kanyang post na to. Ang hindi naiintindihan nga kasi ni ate, naka-public ang kanyang post. So, anyone. Okay? Na pwede talaga mag-react. Pwedeng kunin yan. Pwedeng dalhin kung saan-saan yan. Kasi nga, publicly, mong pinus. Kung ayaw mong may kumuha yan, i-private mo. Okay? Huwag mong ilabas sa social media. Yun yung hindi naiintindihan ni ate. At nung mga kaibigan na nagsulsul sa kanya. Natatawa ako pero nakakaawang nakakainis itong si ate. Dahil sa inaasal niya. Gumawa siya ng mga hakbang niya na hindi niya muna pinag-isipan yung mga sinabi niya. Tinawag niya akong pwede kong sabihin yung bobo, tanga, madami po daw siyang pera. Ihampas niya daw po sa akin yung isang sako niyang pera. Okay. Itong si ate is walang idea na yung kausap niya. Ay malakas din itong mga gumamit ng mga words na hindi magaganda. Okay? Actually, dito sa video na to maraming sinabi na rin si Sir Ben na mga salitang hindi rin magaganda doon sa mga taong kumakalaban sa kanya. Actually, in-example na siya eh. So, yung pagsasalita ng mga ganong bagay actually is mayroong ano yan. Mayroong certain lens. Okay, may certain level of tolerance na binibigay dyan. Okay, yung pagsasalita ng mga hindi magaganda, yung mga pagmumura na yan, okay, meron yan. Mayroong sinasabi dyan si YouTube. Mismo mga creator ni YouTube ang nagsasabi dyan. Okay, kasi ang mura ngayon ay part niya ng expression ng tao. Yung iba nga, nagiging katuwaan pa yan eh. Yung pagsasabi ng mga bobo, nagiging expression na ng iba yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na nung sinabihan ka ng mga taong ito, is iniinsulto ka. Sa iba, yes, pwedeng iniinsulto ka or pinapahiya ka or minumura ka. But how it was delivered and who delivered it to whom, okay, doon po nagkakaiba.
Kaya nga medyo hindi masyadong mahigpit sa ganitong mga bagay sa YouTube. Unless yung buong content mo is nagka-curse ka sa talaga sa mga tao. And dito is nag-react. Reaction ang ginawa rito ni Ballpoint. Nireactionan niya lang yung sinabi ni ate. Yun yung problema rito. Kaya mahihirapan talaga si ate na idiin si Ballpoint Man. Dahil kung hindi siya nagsalita ng ganito, walang masasabi sa kanya si Ballpoint Man. Diba? So, nag-react lang si Ballpoint doon sa sinabi ni ate. Na siya rin ang nag-umpisa. Nasa simula pa lang ng kanyang post, pwede nang inconsider ng mga supporters at fans ni Migs na basher siya. So kung masabihan man siya ng bobo, tanga, okay? Dahil na rin doon sa mga statement na binibitawan niya. Katulad dito, ang focus niya lang is yung channel ni Mahal. Eh nabanggit dito ni Ballpoint na yung channel ni Mahal is gawa ni Migs. Diba? So doon, kulang na siya sa kaalaman. So may mga taong pwedeng sabihin talaga yun na medyo kulang ka sa kaalaman, kaya nga natatawag ng bobo or tatanga-tanga ka. Ito, hindi ko to ginagawa to protect Ballpoint, okay? Wala ako sa ganung sitwasyon. Nanduroon tayo sa issue, ha? Yung issue lagi tayo rito. Yes, katulad na sinasabi ko before, extreme magsalita si Ballpoint, lalo na sa mga basher. So which is happening also dito kay ate. Hindi siya exempted. Okay? Dahil ikaw ang nagsimula. Kung hindi mo sinimulan yung mga ganitong salita mo, walang masasabi sa'yo, di ba? Hindi ka masasabihan ng mga ganong terms. Dahil pinamukha niya lang sa'yo kung ano yung mali mo. Ang problema kay ate, hindi niya inisip yun. Nagpadala siya sa sulsol ng mga tao, kaya ganun yung nangyari sa kanya. Hindi ko naman po siya kilala eh. Okay. Yang dyan sa isang sakong pera na yan, kasi ito rin ang sinabi ni ate. Kaya siya nasabihan ng ganyan. Okay? Hahampasin siya ng isang sakong pera. Dahil, yun din ang sinabi niya, oh. Sinagot niya yung isang nag-comment. Eto, sagot niya dito. May proof ka. May proof ka. Bayaran ako. Baka ikaw ang bigyan ko ng pera. Oh. Siya magbibigay lang. Si Ballpoint Man, isasampal yung isang saong barya. Diba? Siya yung nauna. So katulad ng lagi kong sinasabi na hindi ka mababash o hindi ka makakarinig ng ibang ng masamang salita sa ibang tao kung hindi ka nagsalita na hindi rin maganda. So nag-reaction lang ni Ballpoint Man yun doon sa sinabi nitong si ate. Yes, pareho kayong hindi magkakilala. Pero iisa kayo ng tao na pinaparinggan. Okay? Kung ano-ano yung kung mayroon kang sinasabing para kay Ballpoint is against kay Migs Molino, kaya siya nag-react. Kasi gusto niya a-idolin po namin din yung idol niya. Ito naman yung wala naman sa all throughout ng video ni Ballpoint, dahil pinanood ko rin yun, wala naman eh. Hindi naman sinabihan ni Ballpoint na idolin niya or ipinilit sa kanya, ipinagpilitan sa kanya ni Ballpoint si Migs Molino. Diba? Kahit kayo napanood nyo, kung ilang beses nyo rin malamang pinanood to dahil sensation to, dahil lumabas kay Bitag eh. Diba? So, wala doon. Hindi ipinilit. Ang ginagawa ni Ballpoint, sinasagot niya itong mga sinasabi lamang nitong si Alona. At tulad na sinasabi ko, extreme yung mga banat ni Ballpoint. Parang diktador po sila. Ngayon, lumang diktador po pala. Hindi rin alam ni ate kung ano ibig sabihin nun. Kaya siguro,
nasasabi niya yung mga bagay na yun. Masyadong hard na yung dictator na yun. Hindi siya, walang dictator. Wala sa pagkaganon yung ugali na ipinapakita rito ni Ballpoint Man. Ipinapaliwanag lang sa kanya yung mga sinasabi niya para kay Ballpoint is mali. Bago tayo mag-react sa mga bagay-bagay na nakikita natin or naririnig or nababasa natin, lagi kong sinasabi ng pag-isipan muna natin, lalo't na sa social media tayo. Hindi tayo dapat kailangan basta-basta mag-react, okay, doon sa sinabi ng isang tao. Alamin muna natin, panoorin natin, obserbahan natin. Gumawa tayo ng sarili nating istorya, kumbaga, kung bakit niya nasabi yan. Pagkatapos naman, pag-aralan natin kung yung mga lalabas ba sa bibig natin is tama. At huwag tayong basta-basta na lang magpapadala sa sulsul ng iba dahil kredibilidad natin yung nakasalalay sa mga ganung bagay. Katulad sa nangyaring ito kay ate. Imbis na matulungan siya ni Sir Ben, anong nangyari? Lumalabas na siya yung mali. Hindi lang siya dinidiretso ni Sir Ben, pero ganun yung nangyari. Yes, mayroong pag-iinsulto sa kanya. Tama naman yun. Pero dito, sa mga sinabi niya ba, wala. Doon sa part na sasampalin siya ng pera, siya itong unang nagsabi. Siya pa yung magbibigay ng pera. Di ba ba? Siya, ibibigay niya lang. Yung kay Ballpoint, isasampal sa kanya. Kaya, ingat po tayo sa pagpo-post ng ating mga sinasabi sa social media. Dahil, kung hindi po natin kaya na tayo is magawa ng kwento, base na rin sa mga sinasabi natin, wag na lang pong mag-post. At kung hindi rin kayo sigurado sa mga gagawin ninyo, napilit lang kayo ng kaibigan, nasulsulan lang kayo, pag-isipan nyo. Dahil ang balik nito is either tama kayo or mas masira kayo. Dito, ano nangyari kay ate? Mas nasira siya. Imbis na panigan siya, ang nangyari is pinangaralan pa siya. At nangyayari ito sa social media. Okay? So, bago pa umaksyon yung mga katulad nila, merong rules and regulations si YouTube na nag-a-apply yan kapag alam na mali yung content na natin. Isang example, si Kiko Matos. Halos mga unang content ni Kiko Matos talagang nangahamon siya ng away, nanduroong murahin niya yung kanyang mga target persons. Dahil gusto niya makilala, gusto niya mapansin siya. May nangyari ba sa channel niya? I'm not saying, okay, na tama yung ginagawa ni Kiko Matos. Actually, gumawa ako ng content doon na pwede siyang mapahamak. Dahil nga sa mga binibitawan niya sa lalita na talagang brutal yun. Mas insulting talaga yun. Pero may nangyari ba sa channel niya? So yung paggamit ng mga hindi magagandang salita, lalo na't hindi naman ganun ka-often na sinasabi sa the whole content ng kanyang vlog, hindi yan masyadong binibigyan ng pansin. Dahil, yun nga, pwedeng maging expression yan ng isang tao. Si Kong TV, di ba, nagiging expression niya. Mayroon siyang mga expression. So, ito yung mga bagay na dapat maintindihan muna ng mga gustong magreklamo. Kasi bago pa yung dumating sa mga katulad nila, okay, mayroong mga dapat pagdaanan muna. Katulad din ng sinasabi ni Sir Ben, si YouTube ang pwedeng magbigay muna ng penalty sa kanya kung sakasakaling may mali si Ballpoint Man. But since this is a reaction video, okay, which means nagbabase lang siya doon sa mga sinasabi nung kanyang nire-reactionan, nag-express din siya na sarili niyang opinion, and although he's using some words na masakit sa tenga ng iba,
it still might be considered as his expression. Gumagamit pa nga siya, di ba, nung ano, nung clip na nagmura. So, ang nangyari dito is, lalo sumikat na si Ballpoint. Mas lalong nakilala na si Ballpoint at natupad yung pangarap niya na mapatulpo siya. So, doon sa mga susunod pa na pwedeng gawin din ito, ginawa ni ate, ito po yung mga pag-isipan ninyo. Na nasa social media kayo, lalo't kayo yung nag-start ang mga bagay para kayo mapansin, para kayo reaksyonan, mahihirapan po kayo gumawa ng kaso. Dahil unang-una kayo nagsimula. Pangalawa, pareho kayong nasa social media. Although hindi ka vlogger, pero sa social media mo dinaan. Which means, you're asking for attention. You're seeking attention from others. So, binigyan ka lang ng attention ni Ballpoint. Yun yung nangyari. Pareho kayong sumikat, yes. But kung sa paanong paraan kayo sumikat, doon na kayong magkaiba. Dahil yung gusto mong ipabitag, bumalik sa'yo. At saka doon sa mga ano, napapansin ko lang to. Nauuso ngayon yung kaso-kaso dito sa YouTube. Kakasuhan si ganito, kakasuhan si ganito. Ito is opinion ko lang. Kung kayo is pare-parehong vlogger, pare-parehong content creator, at kayo mag-aakusahan na i-demanda or re-raise kayo ng case na cyberbullying, pero pareho kayong vlogger, pareho kayong content creator, pag-isipan nyo muna. Kasi sa bandang huli, pwede kayong tanungin. Okay? Pwedeng itanong sa inyo na baka mag-gain, gusto nyo lang mag-gain ng viewers, ng attention, sumikat. Dahil pareho kayong vlogger. Diba? Hindi maalis yan. Dahil pareho kayong content creator. Tapos magdedemandahan kayo. So, hindi ba yan palabas lang? Okay? Nagsasalita ka ng against doon sa tao. Tapos nagre-rebut ka sa sinabi ng tao na yon. May mga sulsuler at sulsulero pa. So, ano mangyayari? Hindi kayo basta-basta entertainin. Ito, is sarili kong opinion. Okay? So, kung gusto nyo magkaso, tumigil kayo sa pagsasalita ninyo sa mga channel ninyo at gumawa kayo ng mood ninyo. Hindi yung magsasalita kayo, ang against nun sa tao, ganun din yung isa, tapos saka kayo magkakaso-kaso, sa tingin ko, pareho lang kayong mapabaliwala. Isa pa, naalala ko lang itong kay ate. Pinapalabas niya na parang matulad kay doon sa artista. Ayan, ito pala. Ibang-iba yung kaso na niyan, na Enchong D, doon sa taong kanyang nagkaso sa kanya. Unang iyon na, yung taong yun is politiko. Okay? Meron siyang public servant siya. And you don't have enough evidence to prove yung kanyang sinasabi. At yung taong kanyang sinabihan is hindi rin naman ata vlogger. Okay? So yung mga ganitong tipo is ibang case yun. So wag sanang itulad ni ate yung kaso niya dito sa mga taong to. Ito is pagkakaintindi ko lang ha. Opinion ko lang po to. So kung meron kayong gustong i-correct or sabihin sa akin, then leave it on my comment section. Ngayon, inuulit ko lang na sa lahat ng mga gagawin natin, lalo't sa social media, maging maingat po tayo sa mga sasabihin natin. Isipin po natin ng ilang beses. Okay? Huwag po tayo magpapadala sa mga sulsul ng mga taong nakapaligid sa atin. At kung tayo po talaga ay seryoso sa mga sinasabi nating kaso-kasong ibibigay sa kapwa natin vlogger, pag-isipan niyo muna
dahil pareho kayong vlogger, content creator, ng unang iisipin ng kahit sino. Okay? Gusto nyo lang magpasikat. Gusto nyo lang mapansin. Katulad nga ng sinasabi ni Sir Ben, mag-gain ka lang ng attention kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun. So, I hope mayroon kayong konting nakuhang idea sa aking mga pinagsasabi. And sa'yo ate, kung ako sa'yo next time, pag-isipan mo muna yung mga susunod mong gagawin. At doon sa mga susunod pang mangbabash, hindi lang kay Mix. Okay? Doon sa ibang tao. Okay? Pag-aralan nyo yung sinasabi ninyo bago kayo gumawa ng mga post ninyo na pwedeng makasira sa ibang tao. Pero at the end, babalik sa inyo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat.